Hi Cancer! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Monthly Gabay Tarot Reading for May 16 to 31, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirit Guides, maganap po para kay Cancer ngayong May 16 to 31, 2024. I need 2 cards pa po. Meron pa isa. Spirit Guide, mga ganap po, or mensahe niyo po. Mensahe niyo po para kay Cancer ngayong May 16 to 31, 2024. Okay, Cancer. Ngayong May 16, 31, 2024, may nakita ko ditong humingi ka ng advice. Humingi ka ng advice at binigyan kayo ng suporta. Nagkaroon ng advice dito, wisdom message. Kausap mo yung favorite person mo ngayon. At binigyan ka ng suporta at advice. Naging happy kayo. Nakita ko yung happiness niyo dito. Oh. What I meant is, nakita ko dito na happy kayo. Happy kayo kasi kausap mo yung favorite person mo at nagbigay siya ng suporta sa iyo. Pero may nakita ko dito na may concern kayo. Oo, may concern kayo sa isang tao na matigas ang ulo, ayaw makinig sa iyo. Nakita ko nga dito na nasaktan kayo, nagalit kayo, nagkaroon kayo ng argument. Matigas po kang kanyang ulo, ayaw makinig, or pwedeng sobrang stick-to po. Nagkaroon po ng challenge ngayon. Nagkaroon ng challenge. So, kaya yan, Cancer. And ang mensahe po para sa inyo is let go and have fun. Let go muna yan, tapos have fun. Kasi may nakita kong celebration dito. And live life to the fullest. Okay? Ano po ang energy ni Cancer ngayong May 16 to 31, 2024? Spirit Guide. And a clarification po. Okay. By the way, Cancer, nais kong ipalam sa inyo sa mga suki ko dito ha, na humihingi sa akin ng Monthly Gabay Tarot Reading. Nais kong ipaalam sa inyo na open na po yung June 2024 natin, Monthly Gabay Tarot Reading. Okay, so PM nyo po ako for schedule. At sa mga bago dito,
Ito, gusto mo magustong magpa-reading, ito po yung video nyo. May nakasulat siya na May 16 to 31, Monthly Kabaitaro Reading for Cancer, right? Sa baba niyan, may nakasulat, may nakapost na link. I-click nyo po yung link na yan para message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming maraming salamat po. At nais kong ipalam sa inyo na medyo iba yung boses ko ngayon kasi may sipon po ako. Okay, pasensya na po. Focus lang po kayo sa mensahe ng inyong cards. Okay? Ayun. May nakita kong paninindigan dito. Pwede din na nag-take kayo ng leadership role. You want to win at all costs, oh. It might be gusto mong manalo sa argument na ito. It might be gusto mong manalo sa siguro may contest or project. Basta gusto mong manalo, makuha mo yung gusto mo. You want to win at all costs. Pwede din. And nakita ko dito na ginagamit mo yung katalinuhan mo o lohika para makamit ang tagumpay. Gumagawa ka ng action para manindigan. So, trust your intuition, sabi po dito. Kasi itong intuition ay makapagbigay sa iyo ng tulong na magsasabi sa inyo kung ano yung next step. At magtiwala din sa inyong boses. Okay? Maaring nasa daan na po yung balitang, mabuting balita po regarding sa legal na usapin. Okay? Ano pa? Nagkaroon ng confusion, hindi kayo makagawa ng desisyon. Kaya nga may nakita ko dito na humihingi kayo ng advice. This is pagbabago sana ha. Pero nagkaroon kayo ng hesitation at hindi kayo makagawa ng desisyon. Kasi may balakid, may tuto sa inyong gusto. Gusto mong lumaban pero napanghinaan kang loob. May challenge talaga dito. Sabi po ng card niyo dito, wag po daw kayong maniwala sa hindi totoo. Kasi may nakita ko dito naka-receive ka ng message at naniwala ka kaagad. So fact check niyo muna bago maniwala. At may nakita rin ako dito na ma-pride na tao, baka ito yung dahilan na nagalit. Galit ka, nagkaroon ng argument. May tao talagang hindi nakinig sa inyong payo. Diba, ito yung problema mo kanina pa. Sabi ko dito na may matigas ang ulo or sobrang stricto. Career and money po ni Cancer ngayong May 16 to 31, 2024. Kunin ko to ha. And the clarification po. Okay. So, Cancer. May gagawin kayo. Binigyan nyo agad ng aksyon. Very active kayo sa inyong career and money, ha? Ang sabi ng card dito, na mabilis daw kayong umunlad. Nagkaroon ng growth. Pwedeng sa negosyo to ha. Sa career. Pero may nakita kong negosyo dito. Tapos, kailangan nyo sumunod. Dalawang card na nagsabi dito ha. Kailangan nyo magsunod. Sumunod sa message ni intuition. Kasi ang intuition, lalo na sa mga negosyante dito, ang sabi dito na ang pagsunod sa inyong intuition sa negosyo ay humahantong sa pagtaas ng kita. At magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. So sa lahat ito ha, hindi lang po sa negosyo. Makinig kayo sa inyong intuition. At may dumating na proyekto dito. May dumating na proyekto na agad niyong binigyan ng action. Kasi excited ka. Naging happy ka. Kasi passion mo. Alam mo yung dapat gawin. Ganon. Hindi ka na mahirapan. And, nakikita ko dito na nagkaroon ng adjustment. Tapos, reminder lang po, Cancer, huwag kayong mag
self-pity or kasi nakita ko dito yung pessimism na nagkaroon ng negativity. Huwag kayong mag-attract ng ganyan, ha? Kasi yan yung ibibigay sa inyo. Kung ano yung bigay niyo sa nature na negativity, yan din yung balik. Like for example, nagsalita ka ng negative. Oh, yan din nang babalik sa inyo. So ano yung gagawin mo? Positive affirmation. Such as for example to, ha? I am love. Magsisikap ako para magkaroon ako ng pera. Magsisikap ako para magkaroon ako ng bahay. Ganun. Yan yung i-attract mo. Yung magaganda. Nakatulong din yan sa energy mo. And attract blessings. Okay? Blessings come to me. I am ready. Okay? Kasi nakita ko dito, nagkaroon ng hindi makagawa ng desisyon. Naging negative. Nagkaroon ng negativity. Kailangan daw ng time for reflection dito. Okay? Time for reflection. Para may realization, para may awakening. Nakita ko dito na may unhealthy connection or disconnection kayo sa inyong kasamahan dyan sa trabaho. At may delay din sa biyahe. Kasi posibilidad ng biyahe. So, paano mag-connect sa inyong intuition sa mga bago dito? So, i-share ko lang ha sa mga alam na. Oh, review lang tayo. Kailangan magbigayan po tayo dito. So, paano mag-connect sa inyong intuition? And please know, iba-iba po tayo ng process sa intuition. Kung pakiramdam mo, naguguluhan ka, simulan mo sa grounding kung yun ay komportable po kayo. Grounding, si Earth ang magbabalanse sa inyong energy. Kasi sa kahit sa bakuran po, magpaa kayo. Kahit saglit lang po. Basta siguraduhin yung makameditate kayo. Kasi si Earth yung magbabalanse sa inyong energy. Usually, ginagawa ito ng maaga. Yung walang ingay ng radyo, TV, tao, sasakyan. Kung maaari po ha, pakinggan nyo ang ingay ng nature. Tapos breathing exercise. Breathe in, breathe out. Appreciate mo yung mga sa paligid mo. Appreciate mo yung breathing kasi this is gift from God. Breathing is life. Connect kayo sa inyong body. Appreciate mo lahat yung binigay ng appreciate mo lahat yung bigay ng ating Panginoon. I-acknowledge nyo po. Tapos, kung pakiramdam mo, okay ka na. Okay na yung pakiramdam mo. Ask a question. Kung may sasagot, that is your intuition. Pwede din ito sa kwarto. Mag-meditate ka, ask a one question. Kung may sasagot, that is your intuition. Pwede din sa journal. Mag-leave kayo ng first question dyan. Kung tuloy-tuloy na yung sagot, that is your intuition. Pwede sa crafting, painting, forest bathing, gardening, swimming in natural bodies of water, hiking, yoga, marami niyan. Barefoot walking. Hanap ka ng comfortable place yung hindi ka na kailangan gumasta. Minsan nga may nakita ko dito long walk eh. Long walk, biyahe. Depende na yan sa inyo kung saan kayo komportable. Pero if I were you, huwag na kayong gumasta. Diyan lang kayo sa kwarto. Okay? Ano pa? Yun. Spirit Guide, Love Life, Self Love, Partnership and Romance ni Cancer ngayong May 16 to 31, 2024. Cancer. Para po ito kay Cancer. Okay. So, Cancer. May nakita ko ditong nagkaroon ng conflict before, right? Sabi ko dito. Tapos, nagkaroon ng argument, which is lumabas din dito. Ngayon, at the end of, siguro at the end of the week, at the end of the day, nakita ko dito na mismo ikaw, nag-let go ka na sa grudges, releasing the pain. Pero may nakita ko dito ha, na may gustong bumalik sa past. Tapos, may taong ayaw mag-give up. And, sabi po ng card nyo dito, kailangan yung i-release yung nabigat na naramdaman nyo po.
May grudges ako nakita dito. And pagpatawad. Kahit na hindi mo kausap itong taong ito, pwede mong patawarin mo ang iyong sarili, siya, at ang iyong sitwasyon para magkaroon ng peace of mind. Advice, discard advice you. Accept and forgive yourself. Importante yan. Okay? Siguro, may nagsabi sa akin ngayon na namismo siya. Okay, tapos may selos ako nakita dito. Dalawang card na po nagsabi dito. Yung hindi niya may tao ng bago. Tapos hindi niya binavalue ang love mo na bigay sa kanya. Basta po may selos. Kailangan ng honest conversation dito para magiging okay. Pero kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, better to have a healthy disconnection. So, yun. So, tingnan ko muna kung may repeating number. Okay. Baka sa daily nyo meron na. That is your reading po, Cancer. For May 16 to 31, 2024, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.